Good morning po, sir. Masayang bati nga ni Georgia. Sa amo na tulog pa din. Pasipol-sipol nga siyang lumapit sa malaking bintana para hawiin ang kurtina at hayaang makapasok ang sikat ng araw. Rise and shine! Aniya bago muling harapin ang amo. Napalis ang ngiti ni Georgina nang makitang natutulog pa nga rin ito. Sir, mag-aalis sa isna po, gising na! Aniya, at dahan-dahan na naglakad palapit sa kama. Nang hindi pa din gumagalaw ang amo, ay hinawakan na nga niya ang paa nito. Sir, wag na po kayong magalit. Sabi niya po sa akin kagabi, gawin ko lahat para magising ka. Di ba po, may meeting ka mamaya ng alas 7? Eh, kaya pasensyahan niyo na lang po ko. Aniya bago higpitan ang hawak sa mga paa ng amo para higitin ito paalis sa kama. Sir, gising na po! Sigaw ni Georgina, kasabay nga ng pagbagsak ng amo sa sahig. Aray! Daing nga ni William nang makipaghalikan ang mukha niya sa sahig. Ayan, edi gising ka na po sa wakas. Masayang sabi nga ng kasambahay nang makitang bumangon na nga ang amo sa wakas. Good morning po! Nakahain na po yung almusal sa mesa, kaya bumaba na po kayo para makapagagahan na kayo at ako na pong maglalaba. Sabi nga niya sa amo habang inaayos nga ang kama nito. Nakahanda na rin po pala yung tubig sa bathtub kung gusto niyo na po munang magbabad. Pero huwag niyo lang pong tagalan na kasi baka lumamig po yung pagkain. Paalala nga ni Georgina. Hindi naman makapaniwalang tumingin sa kanya si William. Kararating lang ng dalaga kahapon galing probinsya para mamasukan na kasambahay. Pero kung makapagsalita ito, ay parang ang mama nga niya dati noong nasa high school pa lamang siya. Georgia, tawag nga ni William sa kasambahay. Georgina po, may N po sa gitna, tsaka I at A. Pagtatama naman ng dalaga, ano po ba yun? Tanong nga niya habang inaalis ang punta ng unan. Wala ka na bang alam na paraan para manggising maliban sa ginawa mo kanina? Seryosong tanong nga ni William. Nagustuhan niya ang pagkapositibo ng dalaga sa trabaho. Pero unang araw pa lang, sinubsob na nito ang mukha ng lalaki. Sa sahig, ginawa yun ang kasambahay sa amo. Eh, hindi ko pa nasusubukan eh. Pero kung hindi ka nagising doon kanina sa ginawa ko, eh baka po sa susunod eh, gagawin ko po yung bubuhusan ka ng tubig. Effective daw po yun, sabi ni nanay. Seryosong sagot nga ng dalaga. Napabuntong hininga na nga lamang si William. Kung hindi lang nagretiro agad ang ating kasambahay, hindi na nga niya kailangang maghanap ng bago. Gigising naman ako sa oras, kaya hindi mo na kailangan gawin yun. Naiiling ngang sabi ni William sa dalaga. Tsaka, mamayang alas 7 ng gabi ang meeting ko, hindi umaga. Napatutok ng bibig si Georgina. Hala, eh bakit hindi niyo po agad sinabi? Akala ko po umaga eh. Kagat labi nga nasambit pa nga nito. Hayaan mo na. Mas mabuti nga itong maaga pa ako nagising. Marami akong pwedeng gawin. Sige, maliligo na muna ako. Ano bang niluto mo para sa agahan? Tanong nga ni William. Napangiti naman ang matamis si Georgina. Sinangag, pritong hotdog at sinabawan na ulo ng bangus, sir. Sagot naman niya sa amo. Hotdog at ulo ng bangus? Saan naman napunta ang ibang parte ng bangus kung ulo lang ang niluto mo? Halos hindi makapaniwala, natanong ni William. Hindi naman sa ayaw niya sa mga pagkain na binanggit nito ngunit umasa nga siya na espesyal ang mga niluto nito at hindi mga simpleng pagkain lamang. Ah, binalik ko po sa rep. Bukas ko naman po lulutuin yun. Ipiprito ko naman po yun para sa agahan niyo bukas. Masarap po yung sinabawan na ulo ng bangus. Promise, sir. Sige po, una na po ako ah. Lalaban ko lang po itong mga to. Ani nga ni Georgina habang bitbit ang mga punta ng unan at kumot palabas ng kwarto. Hay, tama ba na ni-hair ko siya?
Naiiling nga na tanong ni William sa sarili bago pumasok sa loob ng banyo. Walang ano-ano ay umalingaw-ngaw ang boses niya nang makita ang ginawa ng bagong kasambahay sa bathtub. Georgia! Sigaw nga ni William habang nakakuyom ang mga kamao. Paano ba naman hindi siya mapapasigaw sa galit? Pinuno lang naman ni Georgina ang bathtub ng mga bulaklak. Mukhang enjoy na enjoy si Sir sa herbal bath na inanda ko ah. Pangiti-ngiti pa nga nasabi ng dalaga habang kinukuskus ang mga labahin niya. Makalipas ang ilang oras, natapos na nga rin maglaba si Georgina. Nakapagsampay na nga rin siya, kaya bumalik na nga siya sa loob para sunod na linisin ang kusina at hugasan ng mga pinagkaina ng amo. Ay sir, hindi ka pa pala tapos kumain? Sambit ng dalaga na mapansin na wala pang masyadong bawas ang pagkain sa plato ng amo. Hindi niyo po ba nagustuhan yung hotdog? Ano po ba yung gusto niyong flavor? Yung may cheese po ba? Umiling lang si William at tahimik na kumain. Pagkatapos niyang linisin ang banyo, talagang mawawalan siya ng ganang kumain dahil sa pagod kahit pa nagutom siya. Malamig na rin ang sabaw kaya mas lalo nga siyang nawala ng ganang kumain. Oo nga pala sir, ano po bang gusto niyong kainin mamayang tanghalian? Mamamalengke po sana ako eh. Halos karne tsaka frozen foods po kasi yung nandyan sa freezer. Kailangan nyo din pong kumain ng mga gulay, ng mga masustansya. Sabi nga ni Georgina at nilabas ang maliit na notebook at ballpen mula sa bulsa ng apron na suot niya. Sige lang po, sabihin niyo po sa akin ang mga gulay na gusto nyong kainin. Ano po bang paborito nyong gulay? Pangungulit pa nga ng dalaga at hinintay na magsalita ang amo. Tumingin naman si William sa dalaga na pangiti-ngiti pa. Kahit na ano, hindi naman talaga ako mahilig sa gulay eh. Walang gana nga niyang sagot. Tumango naman si Georgina. Ibig po bang sabihin ako na lang pong bahala sa gulay na bibilhin ko? Sumang-ayo naman si William dito. Ikaw nang bahala, tsaka next time pwede. Napatigil nga sa pagsasalita si William nang mapansing inosente na nakangiti pa rin sa kanya ang magandang dalagang probinsyana. Hindi niya magawang pagalitan nito sa ginawang paglagay ng mga bulaklak sa bathtub niya. Buti sana kung mga bulaklak lang, eh nung naglilinis siya, marami din palang mga dahon. Ano po yun, sir? Inosenteng tanong ni Georgina nang hindi pinagpatuloy ng amo ang sasabihin. Wala, never mind na lang. Heto palang pera na gagamitin mo sa pamamalengke. Alam mo na ba ang daan papunta doon? Mag-taxi ka na lang habang kinakabisa mo pa ang lugar na to. Sabi na nga lamang ni William, sabay labas ng cash mula sa wallet niya. Ay sige po sir, ako na pong bahala. Salamat po sa pag-aalala. Masayang sabi nga ni Georgina at kinuha na nga ang pera. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Ayoko lang madagdagan ang sakit ng ulo ko. Walang gana na sabi ni William. Sa dami ng nakatambak nga niyang trabaho, ay halos wala pa nga siyang maayos na tulog. Kaya kahit na medyo ayaw nga niya, sa kasambahay ay nagpapasalamat na nga lamang siya na may nagluluto at naglalaba para sa kanya. Masakit pala yung ulo niyo, sir? Sige sir, noted po. Ganadong sambit naman ni Georgina at mabilis na sinulat sa notebook niya ang mga paalala na bumili ng gamot para sa amo. Pagkatapos mamalengke ni Georgina, ay agad nga siyang nagtungo sa kusina para ayusin ang mga pinamili niya. Pasipol-sipol siya habang nag-aayos nang marinig nga niya ang pagbukas ng gate na sinundan ng tunog ng sasakyan na tumigil sa garahe. Mukhang may pinuntahan si Sarah. Bulungan ng dalaga sa sarili at nagpatuloy lang sa ginagawa. Maya-maya pa ay biglang sumulpot ang amo nito sa kusina. Georgia, nandito ka na pala. Halika muna, may sasabihin ako. Haniya sa dalaga, nakasalukuyang naghihiwa ng karne ng baboy para sa lulutuin itong ulam kagabi.
Ah, sir. Welcome back po. Nakangiting bati pa nga ni Georgina. Ano po ba yung sasabihin niyo? Baka pwede po dito muna lang sabihin. Hindi ko po kasi maiwan tong ginagawa ko eh. Sabi pa nga niya. Baka kasi mamaya itakbo ng pusa tong mga hinihiwa ko pong karne. Katwiran nga nito. Napabuntong hininga naman si William sa sinabi ng kasambahay. Georgia, wala naman tayong alagang pusa tsaka wala kang makikitang pusa na gagala-gala dito. Napatigil naman si Georgina sa ginagawa. Oh, ganun po pala? Sige po sir, saglit lang maghuhugas lang ako ng kamay. Anya na agad diniwan ang ginagawa para pumunta sa lababo. Wag na, hindi na kailangan, dito ka na lang. Sambit na lamang ni William. So ayun nga, ayoko sanang pumayag pero dahil wala akong ibang choice, napilitan na rin akong gawin to. Makinig kang mabuti. Paalala nga ni William kay Georgina. Tumango naman si Georgina na muling bumalik sa ginagawang paghiwa ng karne. Sige lang sir, nakikinig po ako. Napailing nga si William. Sa isip-isip niya, ano to, multitasking? Ngayon pa lang kasi siya nagkaroon ng kasambahay na pala desisyon. Pero kahit na ganun, wala din namang problema sa kanya. Mas gusto nga niya na hindi nagsasayang ng oras si Georgina. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo kahapon? Alam kong paglalaba lang sana ang trabaho mo dito. Kaso, umalis na yung dati kong kasambahay. Kaya kailangan ko rin ng magluluto at maglilinis ng bahay. Mahinahon na sabi ni William. Nahihiya na rin kasi siya sa dalaga pagkatapos nga niyang ipagawa dito ang mga dapat nga na di kasama sa trabaho na inaplayan ng babae. All-rounder po? Naku, wala namang problema dun sa akin sir. Mas maganda nga yun eh, kasi mas malaki ang sweldo na nakukuha ko. Sambit ni Georgina. Nung una talaga, akala niya maglalaba lamang siya. Kaya nagulat din siya nang sabihin ng amo na lahat ay gagawin niya, kabilang na ang pagluluto at paglilinis ng bahay. Pero hindi naman siya nagreklamo. Mas natuwa nga siya kasi nag-offer din ng malaking sweldo ang amo. Bakit mo naman po pala nabanggit yan, sir? May nakita na ba kayong nagtagaluto at taglinis dito, sir? Wala nang bawian ha. Napagkasunduan na natin yun kahapon eh. Ako na lahat gagawa, okay lang po yun. Nagala lang sabi nga ng dalaga. Napatigil din ito sa ginagawa niya at napaharap nga sa amo. Automatikong napangiti si William nang humarap sa kanya ang kasambahay. Hindi ganun yun. Baka nga madagdagan pa ang trabaho mo. Sabihin mo lang kung hindi mo gagawin. Maghahanap na lang siguro ako ng iba. Sabihin mo kung hindi mo kaya. Mas gusto ko sana na walang masyadong tao dito sa bahay. Pero kung ayaw mo, naku sir, hindi mo pa naman po sinasabi yung gagawin ko eh. Ano po ba yun? Tanong niya na nakangiti pa rin. Walang ano-ano ay may sumulpot na batang babae mula sa likuran ni William. Nakasuot ito ng ternong damit na bumagay naman sa malaking ribbon na nakatali sa buhok nito. Georgia, ito pala si Star, pamangkin ko. Anak siya ng ate ko. Kaso nagbakasyon sila ng asawa niya sa Japan, kaya naiwan sa akin tong bata. Nakaiwas nga ang tingin na sabi ni William. Kaya kung okay lang sana sa'yo, ikaw na rin ang magbantay sa kanya. Alam mo naman ang trabaho ko. Hindi ako lumalabas ng opisina maliban na lang pagkakain at matutulog na. Ayoko din pang dumagdag ng kasambahay dahil ayoko ng maraming tao dito sa bahay. Gaya ng sabi ko kanina, pagpapaliwanag pa nga ni William. Pero kung ayaw mong gawin o kung hindi mo kaya, kukuha na lang ako ng magbabantay sa kanya. Sabihin mo lang. Dagdag pa nga niya habang hinihintay ang magiging reaksyon ng dalaga. Asus, yun lang naman po pala sir eh. Naku, okay lang po. Yakang yaka ko po yan. Eh may pamangkin din po ako sa probinsya eh, na madalas iwan ng nanay niya sa akin kapag umaalis. Sabi naman ni Georgina. Nagbabakasyon din ba ang mama niya? Tanong nga ni William na siyang ikinatawa ng dalaga. Naku po sir, hindi. Nagtotoong eats. Kaya wag po kayong mag-alala. Sanay na sanay po akong ipagsabay lahat. Magbantay ng bata, maglaba, magluto, maglinis,
Lahat na po kaya kong gawin. Wala pong hindi kayang gawin ang isang Georgina. Ganato pa nga nasabi ng kasambahay. Alangan naman na tumango si William. Sigurado ka ha? May oras ka pa ba na magpahinga niyan? Tanong nga niya sa kasambahay. Mabilis namang tumango si Georgina. Siyempre po, natutulog din naman po ang mga bata eh. Tsaka nakita mo naman po, ang bilis kong tapusin ang mga gawain dito sa bahay kahit na mag-isa lang po ako. Sagot nga ng dalaga. O sige, kung ganun ikaw na ang bahala sa kanya. May meeting pa ako maya-maya kaya akyat lang muna ako sa opisina ko. Lumingon naman si William sa pamangkin at marahang tinapik ito sa ulo. Huwag kang magpasaway kay Georgia ha? Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Bilin nga ni William bago tuluyang umakyat sa second floor ng bahay kung nasan nga ang opisina niya. Freelance architect si William, kaya halos lahat ng kliyente niya ay nakakausap niya online. At dahil kilala siya bilang isa sa mga pinakamagaling na architect, ay hindi rin siya nawawala ng mga kliyente o projects. Kaya masaya ito sa kanyang trabaho. Maliban sa malaki na nga ang kita niya, ay hawak din niya ang oras niya. Hello! Ako nga pala si Georgina. Tawagin mo na lang akong ate. Ikaw ba anong pangalan mo? Nakangiting tanungan ni Georgina sa bata na nakalimutan ipakilala ng amo. Bigla namang lumiwanag ang mukha ng bata at nagsalita ito. Star po! Bibo nga niyang sagot habang nakangiti sa harap ng dalaga. Ha? Star? Naku, mamayang gabi pa yun lalabas, alas 4 pa lang eh. Pagbibiro nga ni Georgina na hindi naman naintindihan ang ibig sabihin ng bata. Hindi, Star po yung pangalan ko, ang kulit nito. Kamot ulo nga nasabi ng bata na nakasimangot pero sobrang cute. Ha, Star pa lang pangalan mo. Pag-uulit nga ni Georgina sa pangalan nito. Nang mapansin nga niyang nagtatampo ang bata, agad niyang ginawa nito ng paraan. Kaya pala para kang bituin na nagniningning eh. Star ang pangalan. Bagay na bagay sa iyong pangalan mo. Pambobola nga niya sa bata. Agad naman na napangiti ang cute na si Star sa narinig. Talaga po? Thank you, Ate Georgia! Sambit nga ng bata sabay yakap sa kasambahay. Natutuwa naman si Georgina sa sinasabi ng bata, pero hindi nga niya mapigilan na itama ang sinabi nito. Georgina ang pangalan ko, hindi Georgia. Napatawa na nga lamang ang babae at napagigik ang cute na bata. Isang linggo na nakalipas, simula nang magsimula si Georgina na magtrabaho nga kay William. Sa loob ng isang linggo ay mas naging magkasundo nga sila ni Star na siyang madalas nga niyang nakakausap at nakakasama habang busy naman sa trabaho ang amo niya. Sir, good morning po! Bati nga ni Georgina pagkatapos niyang hawiin ang kortina sa kwarto ng amo. Isa sa mga gawain niya sa umaga ay ang gisingin ng amo para makapagagahan ito kasabay ang kanyang pamangkin. Sir, ikaw pong nagsabi na gisingin kita tuwing umaga sa gantong oras. Kaya po huwag ka pong magpanggap na tulog. Nakangiting sabi ng dalaga habang dahan-dahan na hinawakan ng dulo ng kumot ng amo. Sir, pagbilang ko ng tatlo dapat nakabangon na po kayo. Paalala pa nga ni Georgina. Madalas hating gabi na natatapos ang mga meetings ni William sa mga foreign clients niya. At late na nga rin siyang nakakatulog. Kaya nga ang mahigpit niyang bilin sa kasambahay, ay gisingin siya nito tuwing alas 6 ng umaga kahit ano pa ang mangyari at hindi raw siya magagalit. Dahil dito, hindi nagalangan si Georgina. Nagisingin ang amo kahit na nagdadabog na nga ito. Isa, panimula nga na bilang ni Georgina. Gumalaw lang saglit si William habang nakatakip pa rin ang mukha nito sa unan. Dalawa, pagpapatuloy ni Georgina na tuluyan ang hinila palayo sa amo ang kumot nito. Naaawa man siya nagisingin ito, gayon na nakakailang oras pa lang ito ng tulog. Ginagawa lamang niyang kanyang trabaho. Tatlo,
Kasabay ng pagbilang nga ni Georgina ay siyang bigla ang pagbangon naman ni William. Nakasimangot nga ito na tinignan ang kasambahay na ngingiti-ngiti nga naman sa kanya. Ito na, babangon na, napakakulit mo talaga. Mayayamot nga na sabi ni William. Mas lalo pa nga siyang nainis nang makita nga niyang nakangiti lang ang dalaga. Good morning ulit sa iyo, sir. Nakahanda na sa mesa ang agahan niya, sir. Pati po yung kay Star, sabi ni Georgina. Nasunod inayos nga ang kama ng amo. Sige, bababa lang ako pagkatapos ko maglilamos. Sagot naman ni William na dumiretso na nga sa banyo. Star, kumain ka pa ng gulay. Maganda to para sa katulad mo na lumalaki pa lang. Sabi nga ni Georgina habang nagsasalin nga ng gatas sa baso para sa kanyang alaga. Kaganda po ba ako katulad nyo? Tanong naman ng cute na si Star. Napakurap-kurap pa nga habang nakatingin sa dalaga. Gusto ko po lumaki na kasing ganda nyo. Dagdag pa nga ng bata. Napangiti naman si Georgina sa sinabi nito. Ay, thank you naman. Maganda pala ako sa paningin ni Star eh. Nahihiya nga niyang sabi. Siyempre, lalaki kang maganda. Ang cute-cute mo kaya. Pag lumaki ka na, sigurado akong mas gaganda ka pa. Natuwa naman si Star sa narinig kaya dinamihan pa nga niya ang pagkain ng gulay. Bakit ang daming gulay? Komento nga ni William nang maupo na nga siya sa harap ng pamangkin. Hindi na nga niya masyadong nakakausap ang bata dahil sa dami ng trabaho niya. Kaya nagulat na lamang siya nang makitang ganado itong kumain lalo pa at halos gulay lahat ng laman ng plato nito. Star, ayaw mo ng hotdog? May ham din dito kung gusto mo. Sabi pa nga nito nang mapansing tila walang pakialam ang bata sa ibang nakahain na pagkain. Ayoko po niyan, mas gusto ko po itong gulay kasi sabi ni Ate Georgia, gaganda daw ako lalo kapag gulay ang kinakain ko, katulad ni Ate. Natulala na nga lamang si William, sabay na tawa. Himala, dati ayaw mo kumain ng kahit na anong piraso ng bean. Hindi makapaniwala nitong sabi. Tsaka hindi naman maganda si Georgia. Napatigil nga si William sa sinasabi ng dumakong paningin niya sa dalaga. Hindi niya napansin dahil hindi naman niya ito tinignan ng mabuti dati. Pero ngayon, nanatitigan na nga niya ito ng mabuti, ay masasabi niyang maganda palang dalaga. Bughaw palang kulay ng mata mo, Georgia. Biglang sambit nga ni William nang magtama ang mga mata nila. May dugong banyaga ka ba? Tanong niya pa sa dalaga. Amerikano po kasi yung tatay ko. Kaso hindi ko pa siya nakikita eh. Bata pa lang ako, sir. Nang umuwi siya sa Amerika, ayun, hindi na bumalik ang mokong. Kaya sa pictures ko na lang po siya nakita. Pagkukwento nga ng dalaga. Biglang na konsensya naman si William dahil sa tanong niya. Hindi naman niya alam na may ganun pala na karanasan ng dalaga. Sige sir, magsasambay lang po ako ng labada ko ah. Kain na muna kayo dyan. Ako na pong bahala magligpit mamaya kapag tapos na po ako dito. Masiglang paalam nga ni Georgina na nagmamadaling lumabas ng kusina. Mabilis lang po to. Dagdag pa nga niya. Teka sandali. Nakakain ka na ba? Kumain ka na muna. Pigil ni William na inayawan naman ng dalaga. Pero nagtataka nga siya. Bakit parang extra sweet ngayon ang kanyang amo? Dahil ba naaaway ito sa kanya? Salamat po, pero tapos na po ako. Nauna na po akong kumain kanina. Sagot na nga lamang ni Georgina at tuluyan na ngang umalis. Kagaya nga ng sabi ni Georgina, pinilisan niya ang pagsasampay ng mga nilabhan niya kanina pa ng alas 4 ng umaga. Pagkatapos niya ay bumalik na nga siya sa kusina at naabutan nga si Star na nakasubsob sa lababo habang ang amo naman niyang si William ay balisang nakatingin sa bata. Sir, tapos na po ako. Ano po bang nangyari? Usisa nga ni Georgina nang makalapit nga siya sa mga to. Ate, yung ngipin ko po gumagalaw. Sabi nga ni Star
Lalaki ang mga mata habang hawak ang ngipin na tinutukoy niya. Georgia, tumawag ka ng ambulansya. Kailangan nating dalhin sa ospital si Star. Kinakabahan na utos pa nga ni William. Umiling naman si Georgia sa sinabi ng amo. Sir, mukhang maaalis lang naman po yung ngipin niya agad. Hindi na po ito kailangan dalhin sa ospital. Konting tulak lang po ito, siguradong maaalis na. Kampante ang sabi pa nga ng dalaga. Medyo natatawa pa nga ito dahil kala mo naman mahihimatay na si William. Anong konting tulak? Paano kung dumugo? Paano kung magka-infection? Nag-aala lang tanong pa nga ni William. Tito Will, hindi naman po masakit eh. Tsaka parang maaalis na po talaga yung ngipin ko. Ganun ba? Ito po, hawakan niyo po. Sad pa nga ni Star at lumapit sa tiyuhin. Natawa naman si Georgina sa reaksyon ng amo. Sabi sa inyo sir eh, pwedeng-pwede na yan itulak tapos wala na yan. Diba, Star? Tumango naman ang bata at nagsalita. Tito, subukan mo kayang itulak. Lakasan niyo po ah. Pag-uudyok pa nga ng bata. Hindi alam ni William ang gagawin, kaya sinunod na nga lamang niya ang sinabi ng pamangkin. Nanlaki ang mga mata niya nang may maramdaman nga siyang parang napupunit sa gilagid ng pamangkin niyang itinulak ang gumagalaw nitong ngipin. Ano yun? Namumutla na tanong ni William. Nang kunin niya ang kamay, napatingin siya dito at nakitang hawak niya ang ngipin ni Star. Ano to? Isang malakas na kalabog kasabay nang umaalingaw-ngaw na sigaw ni William ang maririnig sa kusina. Nang bigla siyang mawala ng malay. Hala ate, anong nangyari kay Tito? Tanong pa nga ni Star. Napailing na nga lamang si Georgina habang nakatingin sa among nakalupasay sa sahig. Georgia, anong ginagawa mo? Tanong nga ni William nang mapansin nga niyang nagbibilang ng kandila ang kasambahay sa kusina. Anong gagawin mo sa mga yan? Dagdag pa nga niya na binuksan ang ref para kumuha ng malamig na tubig. Lumingon naman sa direksyon niya si Georgina. Ah sir, hindi ko ba nabanggit? Magkakaroon po kasi ng brownout mamayang gabi. Nakalimutan kong ihanda itong mga kandila kaya inaayos ko na po ngayon para maliwanag pa. Paliwanag ng dalaga. Brownout? Eh bakit kandila? May generator naman tayo ah. Alam mo naman ang trabaho ko kaya bumili talaga ako ng power generator. Ang laki na mawawala kapag hindi ako naka-attend sa meetings ko. Pagpapatuloy pa nga nito bago nagsali ng tubig sa baso para inumin ito. Kaya nga po sir, naghahanda po ako ng kandila, hindi po kasi ako marunong gumamit ng power generator na sinasabi niyo eh. Katuwiran pa nga ni Georgina. Muntik nang nasamid sa tubig na iniinom si William nang marinig ang sinabi ng kasambahay. Ang dali-dali lang noon, sabi nga nito habang pinupunasan ang bibig. Para sa iyo sir, madali. Pero para sa akin, mahirap. Hindi usang power generator sa lugar namin eh. Kandila at saka lampara lang po talaga kaya mas komportable po ako na ganitong ginagamit kapag brown out. Sabi pa nga ni Georgina. Eh paano naman ako? Paano ka magluluto kapag walang kuryente? Halos lahat ng appliances natin dito sa bahay, kuryente ang ginagamit. Nagugulang sabi ni William. Minsan naiisip niya na hindi kasambahay si Georgina, kundi parang lola niya na mahilig sa mga sinaunang solusyon. Huwag ka pong mag-alala, sir. Alas 6 pa naman ang simula ng brownout eh. Kaya alas 5 pa lang, mag-aapuna na po tayo. Magluluto na ako maya-maya mga alas 4 po. Nakangiting sagot pa nga ng dalaga. Hapunan? Alas 5? Kunot noong ang sambit ni William. Hindi pwede yan. Magugutom tayo niyan mamayang gabi. Mamayang alas 7 tayo maghahapunan. Seryosong sabi nga ni William. Eh magpa-brownout nga po, sir. Paalala naman ni Georgina. Gusto mo po ba kumain ng malamig ang pagkain sa gitna ng dilim? Umiling naman si William. May power generator nga, sabi. Pwede ka din namang magluto kahit mamaya. Nagkibit balikat na nga lamang si Georgina. Pero hindi po ako marunong ang gumamit noon. Nag-aalangan na sabi niya. Pwede bang turuan niyo ko? Napasinghap si William. Mas nahihirapan pa nga siyang makipag-usap kay Georgina kaysa sa pamangkin niya
na 5 taon pa lamang. Ah, wag na lang, may gagawin pa ako. Tawagin mo na lang ako mamaya kapag brown out na, para ako nang bahala sa power generator. Saad nga niya, baka kasi abutin pa nga sila ng hapon bago matutunan ni Georgina ang pagpapagana ng generator. Sige, akyat na ulit ako. May tinatapos lang ako. Tsaka nasaan pala si Star? Tanong nga ni William nang mapansin na hindi ka nagkasama nga ang dalawa. Ah, si Star po ba? Nasa kwarto po niya natutulog. Nakita ko kasi na naghihikap siya eh. Kaya pinag-chesta ko na po. Tumangutang na nga lamang si William. Ah, hindi ka naman. Ba niya binibigyan ng problema? Usisa pa nga niya sa dalaga. Kahit malaki ang sinasahod niya dito, ayaw naman niyang isipin ni Georgia na inaabuso nga siya ng amo. Nako, hindi po sir. Mabait na bata po si Star. Nakakatuwa nga po siya eh. Kung ganun di mabuti. Oo nga pala. Ipagdimpla mo nga ako ng kape, pakidala na lang sa opisina ko. Sige po, maghugas lang po ako ng kamay. Sabi naman Georgina at binitawan na nga ang mga kandila na inaayos niya para ipagtimpla ng kape ang amo. Muling napalingon si William sa mga kandila. Puro pa talaga scented candles ha. Ayaw niyang mag-generator pero pang sosyala na kandila naman ang gagamitin sa brownout. Natatawa na lamang siyang sambit sa sarili habang tuluyang umakyat sa hagdan para bumalik nga sa kanyang opisina. Pagpatak nga ng 6:00 ay brownout nga kagaya ng inaasahan ni Georgina. Malaki ang ngiti niya nang matapos nga niyang ayusin ang mga kandila sa lugar na sa tingin niya ay dapat maliwanag, lalo na sa hagdan para maiwasan nga ang disgrasya. Sir, sir! Brownout na po! Tawag na ni Georgina habang kinakatok sa silid nito ang amo. Medyo madilim na nga rin po sa labas at dito sa loob. Patulong po sa power generator, sabi pa nga niya. Makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin sumasagot si William. Kaya naman sinubukan ni Georgina na buksan ang pinto ng opisina nito. Nagulat ang dalaga nang makitang wala sa loob ang amo. Nasaan na kaya siya? Tanong ng dalaga sa sarili at lumabas na nga rin kaagad. Pupuntahan na nga sana niya ang amo sa kwarto nito nang maalala na walang kasama si Star. Naku, baka mamaya umiyak na yung bata pag nagsing tapos sobrang dilim pa. Sambit niya at dali-daling nagtungo sa silid ng alaga. Star, gising ka na ba? Tanong nga ni Georgina bago humatok sa silid nito. Ate? Ate Georgia? Mahinang sagot ni Star mula sa loob. Napangiti naman si Georgina nang marinig ang boses nito. Ay, mabuti naman at gising ka na. Sandali, papasok ako ha. Pagkabukas nga niya ng pinto ay agad na nilapitan ni Georgina ang bata na kinukusat pa ang mga mata. Ate, bakit ang dilim? Hinawi ni Georgina ang buhok na tumatakip nga sa mukha ni Star. Brown out kasi. Pero huwag ka mag-alala. May power generator daw dito si Sir. Tsaka may nakahanda din na kandila kung sakali na hindi gagana yung power generator. Sabi ng dalaga sa bata. Nagtaka naman si Star sa sinabi nito. Bakit po hindi gagana yung generator? May sira po ba? Anito, na agad dinakpan ng bibig. Matapos kasing naalis, yung ngipin niya sa unahan ay nahihirapan na nga siyang magbigkas ng letrang S. Wala naman siguro, pero malay natin, di ba? Mas mabuti na yung lagi tayong handa. Tara, labas muna tayo sa kwarto para tawagin ko si Sir. Siya kasi yung magpapagana ng generator eh, baka makatulong. Ate, ang dilim, natatakot po si Star. Sabi nga ng bata na ibinuon ang mukha sa dibdib niya. Shh, huwag ka matakot. Brown out lang yan. Tsaka may dala ako ditong lighter. Sindihan na kaya muna natin yung mga kandila bago tawagin si Serano. Baka kasi mamaya, magkabanggaan pa tayo dito sa hallway sa sobrang dilim. Teka lang Star, dito ka muna. Tumayo ka lang dito. Ate, mabilis ka lang po ba? Oo, eto na ako. Tumango naman si Star at sinindihan na nga ng dalaga. Lahat ng kandila
Parang wala lang brown out dahil sa dami ng kandila na nakasindi sa sala. Tapos na ako, Star. Tara, gisingin na natin si Sir. At kagaya nga ng inaasahan, nakatulog nga talaga si William. Sir, gising na po, madilim na. Brown out na. Baka pwede niyo pong paganahin yung power generator na sinasabi niyo. Sunod-sunod na sabi nga ni Georgina. Tito William, gising na po. Aray, ano ba yan? Bakit kayo nananakit? Singhal nga ni William. O bakit madilim? Napabuntong hininga si Georgina. Brown out na po kasi, sir. Sir naman, ipaulit-ulit tayo. Di ba po sabi niyo ikaw na pong bahala sa power generator? Kailangan po ng kuryente para makapaghandaan na ako ng hapunan niyo. Pero paglabas nga sa kwarto ni William, bigla nga siyang nagulat sa dami ng mga kandila. Aminin man niya o hindi, natatakot siyang makakita ng nakasinding kandila kagaya ng mga nasa horror na palabas. May nakatapat pa nga sa mukha mismo ni Georgia. Kaya naman, natakot nga siya dahil mukha itong multo. Napasigaw tuloy siya at biglang napatakbo. Napakunot noon naman si Georgina. Sir! Anong nangyari dun? Patawa-tawa lang naman sila ng bata. Sa pagdaan nga ng araw, ay tila gumagaan nga ang pagsasama ng tatlo. Hindi man ganun ka-perpekto, pero kahit papaano, nabibigyan nga ng kulay ang medyo madilim at boring na buhay ni William. Isang araw nga, Sir, sigurado po ba kayo na gusto niyong sumama? Tanong nga ni Georgina na hindi pa rin makapaniwala nang sabihin ng amo na sasamahan nga siya nito na mamili ng mga ipapadala niya sa probinsya. Kakasahod lang kasi ng dalaga at malaki-laki din ang nakuha nga niya, kaya naisip niya na mamili ng mga gamit para sa ina niya at mga pamangkin na naiwan sa kanila. Ayaw mo ba? Mukhang hindi mo pakabisado ang lugar dito. Ayaw mo nun, sasamahan kita. Tsaka day off ko naman. Gusto rin kasing lumabas ni Star. Katwiran nga ni William na hindi magawang tumingin sa mga mata ng dalaga ngayon. E di mag-mall po kayo, sir. Baka gustong gumala ni Star sa mall o kaya sa parke. Suwestiyon nga ni Georgina. Tsaka hindi naman po ako lalayo eh. Diyan lang po ako sa malapit. Eh kung sa mall, eh bakit hindi ka nalang sa amin sumama doon? Sabay na lang tayo. Doon ka rin naman pupunta, di ba? Nagtatakang tanong nga ni William. San mo ba balak maghanap ng bibilhin? Naku sir, mahal po yung mga paninda sa mall eh. Kaya dyan lang po ako sa tabi-tabi mamimili. May malapit lang po na grocery store dyan at saka general merchandise. Mamimili po ako ng mga biskwit at kung ano-ano. Sige, kahit saan pa yan, sasabay kami. Sigurado po kayo? At hindi na nga nagpapigil pa si William. Sad pa nga ng lalaki. Gusto mo, ako nang bahala sa mga bibilhin mo na ipapadala sa inyo para makapag-ipon ka. Talaga po? Sad nga ng babae at nagtataka nga sa kinikilos ni William. Salamat po. Nakabudget po kasi yung sahod na natatanggap ko eh. May pinaglalaanan lang po. Medyo seryoso nga na sa ad ni Georgina na tila hindi tuloy maipinta ang kanyang mukha. Mag-isa lang kasi siyang pinalaki ng ina at alam niyang hindi ito madali. Kaya naman habang kaya pa niya, wala nga siyang asawa ay gusto nga niyang makabawi sa kanyang ina. Bakit? Marami ka bang gastusin? Palingalingan na tanong ni William. Teka, may asawa ka na ba? Segway pa nga na tanong nito. Natawa naman si Georgina. Nako sir, wala pa po. Wala pa nga po kong boyfriend eh. Siguro kapag naging okay na po yung kondisyon ni nanay, tsaka kapag may ipon na po ako, tsaka na lang po ako maghahanap. Eh, okay naman po siguro. Kahit medyo late, mabuti pa rin naman po ako eh. Sad pa nga nito na ikinatawa nga ni William. Ang dami mo rin kailangan matutunan bago mag-asawa. Naiiling pa nga na sabi ni William. Paano niyo naman po nasabi? Katulad na lang ng pagpapagana ng power generator. Sir,
Pangmayaman lang po yun. Hindi naman po siguro magiging ganun kayaman ang asawa ko. Sigurado ka? Sad nga ni William na nilapit pa nga ang mukha sa babae. Napalunok na nga lamang si Georgina at napaiwas nga ng tingin. Binibiro lang kita, sir. Kau naman. Naglibot-libot na nga sila para mamili na nga. Minsan lang to kaya mag-enjoy ka. Tsaka pasasalamat ko na rin to dahil sa kasipagan mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka naging tambakan ng basura ang buong bahay. Tsaka itong si Star, inaalagaan mo ng mabuti. Sabi nga ni William habang kumakain na nga sila. Salamat, Georgia. Saad pa nga nito? Tila namula naman si Georgia sa inaakto ng kanyang amo. Samantala isang araw, isang malapad na ngiti ang bumakas sa mga labi ni Georgia habang nakatingin sa mesa na puno ng pagkain. Kaarawan ng kanyang amo at may mga bisita nga ito na dadalo, kaya naman napag-utusan nga siya nitong magluto ng ilang putahe para sa handa. Georgia, tapos ka na ba? Tanong nga ni William pagkapasok nga niya sa kusina. Namangha naman ito nang makitang masasarap nga ang nakahain. Mabuti naman po at nagustuhan niyo, sir. Magpapaalam po muna ako, pupuntahan ko lang po si Star. Meron daw po kasing ipapabasa na storybook na binili sa mall eh. Saad nga nito? Sige, baba ka na lang mamaya pag may mga bisita na. Ani nga nito sa dalaga. Tumango lamang si Georgina at nagtungo na nga sa silid ni Star. Nadatnan nga niyang nakadapa sa kama si Star habang titig na titig nga ito sa hawak na storybook. Ate, buti na lang po nandito ka na. Ano pong nangyayari dito? Bakit po nanalo yung pagong sa karera? Diba po mas mabilis pong tumalo ng rabbit? Tinignan naman ni Georgina ang larawan. At saad nga nito? Kasi kahit na mabagal ang pagong, hindi siya tumigil hanggat hindi niya naabot ang finish line. Samantala yung kuneho naman, naging kumpiyansa na siya na siya ang mananalo dahil mabilis nga siya. Kaya yun, hindi niya namamalayan na unahan na pala siya. Nalungkot naman ang mukha ni Star. Sa tingin mo po ba, ate, kung hindi tumigil yung rabbit, mananalo kaya siya sa karera? Tanong nga niya. Nakangiti naman at tumango si Georgina. Oo naman. Ikaw na rin ang nagsabi na mas mabilis siya kaysa sa pagong, diba? Kaya kung hindi siya tumigil sa gitna ng karera, siguradong mananalo siya. Ganyan din sa buhay, Star. Kung sa tingin mo parang ang tagal bago mo makamit ang mga pangarap mo, huwag ka lang titigil hanggat marating mo ang mga to. Malay natin, hindi man tayo ang kuneho na mabilis at pinagpala, ay baka tayo naman ang pagong na hindi nawawala ng pag-asa sa karera ng buhay. Nakatulala na sambit nga ni Georgina. Napangiti na nga lamang sa kanyang bata habang nakikinig. Ate, I love you po. Sana totoong ate o kaya mami na lang kita. Saad pa nga nito. Napayakap na nga lamang tuloy si Georgina sa bata. Asus, ano ba tong pinagsasasabi ko sa'yo? O siya, matulog ka na. Mukhang dumating na rin yung mga bisita. Kaya tutulungan ko muna si Sir William sa baba. Ani nga ni Georgina na tinulungan nga mahiga ang bata. Sleep well and sweet dreams. Pagkalabas nga ng dalaga sa silid ng alaga nga nito, ay nakasulubong nga niya kaagad ang amo. Oh, sir, anong ginagawa niyo dito? Dumating na yung mga bisita mo, diba? Hindi naman kaagad umimik si William at bigla ang hinawakan ang braso ng dalaga. Georgia, magpalit ka muna. May magagandang damit tayo na binili sa mall, diba? Pumili ka sa mga yon para sa utin mo. Saad nga nito na nakatingin sa pader. Napatingin nga si Georgina sa kanya na nagtataka. At saad nga nito? Okay naman po tong damit ko ha. Hindi rin po marumi dahil nakasuot ako ng apron. Umiling si William. Ayokong isipin ng mga kaibigan ko na pinapabayaan ko yung kasambahay ko. Kaya magbihis ka na, tsaka maglagay ka na rin ng makeup kung gusto mo. Anito sabay bitaw sa braso ni Georgina. Nag-aalangan man,
Pero sagot na nga lamang ng dalaga. Ha? Oh, sige. Kailangan po ba talaga na may makeup? Hindi naman, pero ikaw bahala. Maganda ka pa rin naman kahit walang makeup. Nang dahil sa sinabing yun, ni William ay tila tumalon pa nga ang puso ni Georgina. Pero, syempre baka mas gumanda ka pa. Tumanguna nga lamang si Georgina. Sige po sir, ako nang bahala. Biglang kinabahan si William, pero hinayaan na lamang niya ang kasabahay. Sunod ka na lang sa baba ha, baka kasi hinahanap ka na nila dun eh. Makeup pa? Hindi ko pa nasusubukan yun eh. Pero sige na nga. Determinadong sabi pa nga ni Georgina bago siya dumiretso sa salid para magbihis. Ano ba yan? Lahat maganda, ang hirap naman pumili. Ito kaya? Bulong-bulong nga ng dalaga habang nakahawak nga at nakatingin sa damit na nakahanger. Sabay kuha nga ng damit na kulay rosas. Gusto rin niya kasing masubukan maging girly at naniniwala nga siyang bagay ang pink sa kanya dahil sa maputi nga niyang balat. Okay na kaya to? Sabi ni sir mag-makeup eh. O di mag-makeup. Bulong pa nga ni Georgina habang nakatingin sa harap ng salamin. Nagtataluwang isip siya kung lalabas ba siya o haharap sa mga bisita na ganun ang itsura nang biglang tumunog ang cellphone niya. Hello? Pagkasagot nga ng tawag, good afternoon ma'am, ito po ba si Miss Georgina? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Ah, opo ako po. Ma'am, nasa labas na po ako ng bahay sa address na binigay niyo. Pakikuha na lang po yung cake dito sa gate. Ha? Oh, sige kuya, sandali lang ha. Pupunta na ako dyan. Nagmamadaling sabi ni Georgina at lumabas na nga sa kanyang kwarto. Salamat naman kuya at nakarating kayo on time. Muntik ko na nga makalimutan yung cake eh. Hinihintay ko pa pala to. Saad nga niya na pinagpapawisan. Sige ma'am, happy birthday na lang po sa inyo. Sabi naman ng driver bago mabilisang bumalik sa loob ng sasakyan. Lo, anong nangyari dun? Parang nakakita ng multo ah. Sambit ni Georgina bago isarado ang gate. Timing, tapos na rin naman akong mag-ayos kaya dederecho na lang ako sa kusina. Aniya, at kagaya nga ng sinabi ay pumunta na nga ng kusina si Georgina. Hawak-hawak ang cake para sa amo. Masayang nakikipagkwentuhan si William sa mga kaibigan. Nang biglang nabitawan ng isa sa mga ito ang hawak na baso na lemonade. William, nanginginig nga na sambit ni Fred, isa sa pinakamalapit niyang kaibigan. Kailan ka pa nag-hire ng clown? Dagdag pa nga nito. Anong pinagsasasabi mo? Nagtatakang tanong nga ni William habang sinusundan ang tingin ng kaibigan. Sir, happy birthday po, ito na po yung cake nyo. Kinakabahan nga na sabi ni Georgina. Hindi niya inaasahan na ang pupogi ng mga kaibigan ng amo, kaya hindi niya alam ang magiging reaksyon nang makaharap niya ang mga to. Hindi alam ng dalaga, sobrang nagsisisi ang amo nang isuhestyon nga nito na magsuot siya ng makeup. Ano bang pinaggagawa ng babaeng to? Naiiling nga, naisip-isip nga ni William. Georgia, bakit ganyan ang itsura mo? Pulong nga niya sa dalaga. Gusto pamansan niyang ipakilala ito sa mga kaibigan pero hindi naman niya inaasahan na hindi pala ito marunong mag-makeup. Bakit po sir? Hindi po ba maganda? Kulang po ba yung nilagay ko na makeup? Hindi po kasi ako marunong eh. Nahihiya at kamot ulo na saad na nga lamang ng babae. Bigla naman siyang tinapik ng amo sa balikat at nginitian. Okay lang yan. Maganda ka pa rin naman. Sambit pa nga nito na agad din niyang binawi. Akin na yung cake. Maghilamos ka na lang. Saad nga ni William. Nagsitawanan nga ang mga kaibigan nito nang mapansin ang pamumula ng mukha ng binata. Sir, nakakahiya eh, wag na lang po. Sabi nga ni Georgina nang nasa harapan nga siya ng isang mamahaling salon. Pagkatapos ng nangyari sa birthday ng amo, dinala ka agad siya nito sa salon para daw sa free makeover package. Wala naman po akong pupuntahan eh,
Bakit po nandito ko sa salon? Dagdag pa ng dalaga. Kahit na, tsaka para matuto ka ding mag-makeup. Alam mo ba na muntik nang atakihin sa puso si Fred? Takot yun sa clown. At lahat ng mga makapal na makeup, nagiging clown sa paningin niya. Saad pa nga ni William. Eh hindi naman po nakatira sa atin si Sir Fred eh. Hindi naman siguro siya madalas pupunta dun, di ba? Nagtatakang tanong pa nga nang makulit na si Georgina. Napabuntong hininga na nga lamang si William. Kaya nga, nang dahil sa'yo ayaw na ni Fred pumunta sa bahay, may project pa sana kami nagagawin at mas convenient kung sa bahay siya magtatrabaho. Doon kami magkakaroon ng meetings at para mapag-usapan na rin namin ang mga plano. Pahayag ni William. Ano sa tingin mo, Star? Maganda naman si Ate Georgia eh. Kahit wala siyang makeup pero siguro mas maganda siya pag may suot na magandang damit tapos may suot na makeup. Oh, ayan, narinig mo mismo si Star. Kaya ano pa bang hinihintay mo? Pumasok ka na sa loob at baka malate ka sa appointment. Dagdag pa nga ng binata. Sabay bukas ng pinto para hilain nga. Papasok si Georgina. Good morning, ma'am, sir. May reservation po ba kayo? Tanong nga ng staff na agad lumapit nga para batiin sila. This way po. Dagdag nga niya nang matapos i-confirm ni William ang appointment. Good luck, ate. Nakangiting sabi ni Star. Habang nakaupo ito katabi, ang kiwihin para hintayin na matapos si Georgia. Makalipas nga ang halos 2 oras, natapos na rin sa wakas si Georgina sa makeover niya. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nga niyang magpaganda, pinagbigyan na nga lamang niya ang amo sa gusto. Total, siya naman ang magbabayad. Gaganda na ako tapos libre pa. Natatawang sabi nga ni Georgina sa sarili. Muling tinignan ng dalaga ang sarili sa harapan ng salamin. Simple lang ang suot niya, pati na nga rin ang makeup, pero hindi niya mapigil ang mamangha sa nakita. Ang ganda ko pala. Aniya na parang hindi makapaniwala sa kanyang refleksyon na nakikita sa salamin. Iba talaga ang may pera. Kahit yung buhok ko na medyo nanigas na, lumambot ka agad. Yung kilay ko na mala wild grass ang tubo, kumanda yung shape. Naiiling na sabi nga ng dalaga. Ma'am, maganda ka naman po talaga. Mas gumanda ka lang po dahil sa kaunting ayos. Nakangiting komento ng staff na tumulong sa pag-aayos kay Georgina. Talaga ba? Yung nanay ko lang kasi yung nagsasabi na maganda ako eh. Ang bait niyo naman po, sabi ng dalaga. Ikaw din po, ang ganda niyo din. Nakangiti pa nga niyang dagdag. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipagtitigan sa refleksyon niya sa salamin, ay lumabas na nga rin si Georgina para ipakita sa magkiyuhi ng bago niyang ayos. Ano, okay ba? Nakangising tanong nga ni Georgina. Ang totoo, kinakabahan siya kaya hindi niya alam kung ngingiti ba siya o seryoso lang. Napatingala naman ang dalawa na kanina pa nakaupo. Halos magkasabay silang tumingin kay Georgina na muntikan na nga nilang hindi makilala. Wow! Ate, ang ganda-ganda mo po, para kang si Barbie! Bulalas nga ni Star at patalon-talon pa nga habang umiikot ang dalaga. Diba, Tito Will? Ang ganda po ni Ate Georgia, diba? Tanong nga ng bata sa tiyuhin na tila naputulan nga ng dila dahil hindi man lamang makakibo o makapagsalita man lamang. Hindi po ba bagay sa akin? Nahihiyang tanong nga ni Georgina nang makitang umiwas nga si William ng tingin sa kanya. Sabi na po eh, hindi naman kailangan na magpaganda pa. Wa-effect naman yata talaga sa akin yung mga ganito, sir. Dismayado pa ngang sabi ni Georgina. Hindi alam ni Georgina kung bakit para siyang tinusok ng daan-daan na karayom nang hindi siya magawang tignan ni William. Kanina lang, gantang-ganda na nga siya sa sarili pero dahil sa pinakitang reaksyon ng amo, nawalan siya ng kumpiyansa. Sige po, magbibihis lang po ako saglit, sasabihan ko na lang po yung staff na
ibabalik ko na lang po tong damit na pinasuot nila sa akin para hindi mo na kailangan bayaran. Sayang lang po eh. Matamlay na sabi ni Georgina bago tumalikod. Aalis na nga sana siya para bumalik sa dressing room nang biglang may humila nga sa kanyang braso. Sir, nalilitong sambit ng dalaga nang muntikan na nga siyang masubsob sa dibdib nito. Ano po yun, sir? May kailangan po ba kayo? Nagpakawala naman ng isang malalim na hininga si William. Tinignan niya ang dalaga sa mga mata nito bago nagsalita. Hindi na pwedeng i-refund yung damit, kaya wag mo nang isauli. Tsaka okay na yung makeup mo, tapos na tayo dito. Sabi nga nito habang nakatingin sa magandang mukha ng dalaga. Maganda naman yung makeup mo, pero napatigil si William sa sinasabi. Bigla siyang kinabahan, kaya hindi na nga niya alam kung sasabihin pa ba niya ang laman ng isip o wag na lang. Sir, may sasabihin ka pa po ba? Naiilang na tanong nga ng dalaga. Sa halos 2 buwan na nga niyang pagtatrabaho sa amo, ay ngayon pa lamang niya ito nakaharap at sa malapitan pa talaga. Napakuyom ng kamuo si William bago muling nagsalita. Mas maganda ka pa rin kapag wala kang makeup. Aniya bago buhatin si Star na kanina pa nakatingala sa kanila at naghihintay ng susunod na mangyayari. Tara na, umuwi na tayo. On the way na si Fred kaya bago pa siya makarating dapat muna tayo. Hindi makakapasok yun dahil nakalock ang gate. Sabi nga ni William at nauna na ngang lumabas ng salon. Nagmamadali naman na sumunod si Georgina matapos niyang pasalamatan ng mga staff na naroon. Ilang minuto lang pagkarating nga nila sa bahay dumating na nga rin si Fred. Georgia, pakibukas yung pinto. Ako na dito. Utos nga ni William at siya na nga ang nagayos ng mga pagkain na binili nila sa labas para sa tanghalian. Nag-take out na nga lamang sila. Good afternoon po. Tuloy po kayo. Bati nga ng dalaga kay Fred na natulala nga pagkakita nga kay Georgina. Hello, bago ka ba dito? Nagtatakang tanungan ng bisita. Umiling naman si Georgia. Nako, hindi po. Ako po to, si Georgina. Kasambahay po ni Sir William. Sagot nga niya. Ha? Eh di ba ikaw yung mukhang clown? Yung makapal ng makeup? Hindi makapaniwalang tanong pa nga nito. Ang ganda mo naman pala kapag manipis lang ang makeup mo eh. Nakangiting dagdag pa nga ni Fred. Salamat po. Pasensya na rin po sa nangyari dati ah. Hindi po kasi ako sanay mag-makeup kaya ganun po yung kinalabasan. Nahihiyang tugon nga ni Georgina. Pasok po kayo. Tumangot-angon naman si Fred at sinunod nga ang sinabi ng dalaga. Nagpunta nga ito sa kusina. Georgina, right? May boyfriend ka na ba? Teritsahang tanungan ni Fred na ikinagulat naman ng dalaga. Po? Nauutal nga nitong saad. Nagulat siya sa tanong ni Fred. Pero dahil alam naman niya, ang sagot ay sasagot na nga lamang sana siya nang biglang. May boyfriend na siya. Ay mali. May asawa na yan at 5 anak. Ikaw, Fred, hanggang ngayon puro babae pa rin ang laman ng isip mo. Biglang sabi nga ni William habang naka-ismid na nakatingin sa kaibigan. Georgia, bilisan mong kumilos, hinahanap ka na ni Star. Seryosong dagdag nga ni William. Fred, hello. Nakikinig ka ba? Tanong ni William nang mapansin na malayo ang tingin ng kanyang kaibigan. Mag-iisang linggo na simula ng araw-araw, pumupunta si Fred sa kanila para sa project na magkasama nga nilang ginagawa. Wala namang problema sa trabaho pero nitong mga nakaraang araw, napapansin ni William na tila ba may kakaiba sa kanyang kaibigan. May problema ba? Palagi ka nalang nakatingin dyan sa labas ng pintana. Wala naman sigurong diwata o ano dyan para tignan mo habang nakingingiti, di ba? Naiiling nga, nadagdag ni William. Wala ba? E ano yung nakikita ko? Wala sa sariling sambit ni Fred. Habang pangiti-ngiti pa nga itong nakatingin sa babaeng nagsasampay ng mga damit sa likod. Ang ganda niya, no? Dagdag pa nga nito.
Lumapit naman sa bintana si William para tignan kung sino ba ang tinutukoy ng kaibigan. At nagulat siya nang makita nga si Georgina pala. Anong maganda? Eh, hindi nga marunong magayos yan eh, komento ni William. Hindi niya maiwasang mainis sa kaibigan dahil si Georgina pala ang laman ng isip nito. Tsaka sabi ko naman sa'yo, diba? May asawa at may anak na yan, dagdag pa nga ni William. Wala naman daw eh, saad nga ni Fred. Tinanong ko ulit siya. Nung wala ka, sabi niya wala naman daw. Pagpapatuloy nito habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa dalaga. Alam mo, siya na siguro ang ideal woman na hinahanap ko. Masipag, mabait, maganda, at walang arte sa katawan. Masayang sabi ni Fred. Eh, saan ka pa makakahanap ng ganyan na babae sa panahon ngayon? Umiling naman si William. Ilang araw mo pa nga lang nakikilala yan eh. Hindi mo alam ang tunay niyang ugali. Tsaka diba marami kang mga nakadate? Sa dami ng mga naging girlfriend mo, dito ka pa talaga sa bahay kung naghanap ng susunod na target. Aniya, na mas lalo pang nainis sa kaibigan. Sa tingin mo ba papayag siyang lumabas kapag inaya ko siya? Tanong pa nga ni Fred. Hindi man lang niya pinansin ang masamang tingin ng kaibigan. Magda-day off siya sa Sabado, diba? Kung ayain ko kaya siyang mamasyal. Sabi pa nga niya. Wala siyang day off. Padabog na sambit naman ni William. Bahala ka na nga dyan. Aniya at tumalikod na. Total tapos naman na tayo. Sa gawain natin ngayong araw, pwede ka na umuwi. Dagdag na nga lamang ni William bago lumabas ang kanyang opisina. Naiwan naman na natatawa si Fred habang naiiling na nakatingin sa dalaga. Hay nako, kung ganyan lang din ang sasabihin mo kahit na may ibang lalaking nagkakagusto sa babaeng gusto mo, talagang wala kang pag-asa. Bulong nga ni Fred at lumabas na nga rin ng opisina. Ate Georgia, gusto ko po ng milk! Sabi nga bigla ni Star nang matapos nga niyang sundan ito galing sa likod bahay kung saan ito nagsasampay ng mga nilabhang damit. Gusto ko din po ng cookie! Dagdag pa nga ng bata. Tumango na nga lamang ang dalaga bagong nginitian si Star. Pero konti lang ha, baka mamaya hindi ka na ulit kumain ng hapunan yan. Pagalitan pa ako ni Sir. Paalala ni Georgina. Opo, konti lang po, promise! Sagot naman ni Star. Sige, saglit lang, ikukuha kita ng gatas sa ref, sabi ni Georgina. Nagsasalin nga siya ng gatas. Sa baso nang biglang dumating ang amo na nakasimangot ang muka. Georgia, may lakad ka ba sa Sabado? Tanong nga bigla ni William sa dalaga. Ay sir, wala po. Baka maglinis lang po ako ng kwarto sa day off ko. Eh, mas makakatipid kasi ako kapag hindi ako masyadong naglalabas sa day off eh. Sagot nga ni Georgina. Bakit mo po natanong? Umiwas naman ang tingin si William. Wala. Uuwi ang mga magulang ni Star sa Sabado kaya kung wala kang gagawin, magluto ka na lang ng hapunan para sa lahat. Idadagdag ko na lang sa sweldo mo since hindi ka naman magde-day off. Saad pa nga niya? Mabilis na nga lamang na tumango si Georgina. Ay nako, walang problema po yun. Mas maganda nga po yun eh. May dagdag sweldo kaysa lumabas pa ako. Salamat po sir ha. Nakangiting sagot nga ni Georgia. Agad din umalis si William pagkatapos ng pagsabihan ang kasang bahay. Tignan natin kung sasama pa siya sa'yo kapag inaya mo siyang lumabas. Sa isip-isip ni William nang magkasalubong sila ni Fred sa hagdan. Will, uuwi na pala ako. Nasa kusina ba si Georgia? Tanong nga ni Fred sa kanya. Aba malay ko. Hindi ko naman siguro dapat bantayan lahat ng galaw niya, diba? Masungit na sagot nga ni William bago lagpasan ng kaibigan. Hay, kaya wala ka pa ring naging girlfriend eh. Ang sungit mo kasi pre. Sige, una na ako ah. Naiiling na sambit nga ni Fred. Bago siya lumabas ang bahay, pumunta muna siya sa kusina para tignan kung andon si Georgina. Napangiti naman siya nang makita ito na hinuhugasan nga ang kamay ng alaga niyang bata. Oh Sir Fred, may kailangan po ba kayo? Gusto niyo ng kape? Tanong nga ni Georgina nang mapansin ang binata na nakatingin sa kanya. Umiling naman si Fred.
Huwag na. Salamat na lang. Pauwi na ako eh, dumaan lang ako dito para sana kausapin ka. Aniya at lumapit pa nga sa dalaga. Ano po yun? Tanong nga ni Georgina. Gusto ko lang sanang malaman kung libre ka ba sa Sabado. May nabili kasi akong ticket sa musical show eh. Dalawa yun. Kaya naisip ko na kaagad na ikaw ang isama. Nabanggit mo kasi dati na mahilig ka sa musical, diba? Kaya kung gusto mo, sabay tayo manood sa Sabado. Sabi nga ni Fred. Biglang napasimangot naman ang mukha ni Georgina. Ay, sayang naman, sir. Kaso may gagawin na ako sa Sabado eh. Pero salamat po sa pag-imbita. Nakangiting sabi nga ng dalaga. Ganun ba? Sayang nga. Desmayadong sambit ni Fred. Sige, aalis na ako sa susunod na lang. Sabi na nga lamang niya bago tumalikod. Ate, ano yung musical? Tanong nga ni Star sa dalaga. Nagkipit-balikat naman si Georgina. Hindi ko nga rin alam eh. Pero sabi niya nabanggit ko daw sa kanya. Eh ang kaso hindi ko naman maalala. Hindi nga kami madalas mag-usap. Maliban na lang pag gusto niya ng kape. Nagtatakang sambit naman ng babae. Isang malakas na tawa naman ang pumuno sa kusina. Pagkatingin ng dalawa, nakita lang naman nila si William na tawang-tawa habang nakasandal sa pintuan. Hindi niya mapigilan magsaya dahil hindi tinanggap ni Georgina ang paanyaya ni Fred. Ngunit agad din na sumama ang timpla ng modo niya nang may matanggap nga na cake at bulaklak ang dalaga galing sa kaibigan. Wow, ang sweet naman ni Sir Fred. May pa flowers tsaka cake pa. Sabi nga ni Georgia na agad ding nagpatigil nang mabasa ang laman ng card. Teka, hindi ko naman birthday ah. Nagtataka nga niyang tanong. Halos mapunit na nga ang mga labi ni William nang habang tinutulungan ang kasambahay sa paghahanda ng mga pagkain sa mesa. Hindi niya akalain na kusang susuko si Fred sa panliligaw sa dalaga matapos magkamali ito ng card sa cake na pinadala. Ang dami kasing girlfriend, kaya yan, hindi na alam kung sino ang sino. Sa isip-isip nga ni William, napahinga siya ng maluwag nang matapos na nga niyang ayusin ang mga kubiertos. Good, okay na. Anya bago ibaling nga ang tingin kay Georgina na nagluluto pa nga ng ibang mga putahe. Sigurado ka ba na ayaw mong tulungan na kita dyan? Tanong nga ni William sa dalaga. Kanina pa kasing tanghali nagsimulang maghanda ng mga lulutuin si Georgina. Pero ilang oras na ang nakalipas, hindi pa rin ito tapos. Mag-isa lang din kasi siya, kaya hindi maiwasang mag-alala ni William. Okay lang po ako dito, sir. Tsaka panghuli na po to. Tapos na rin ako sa ibang putahe. Okay na rin yung dessert. Sagot ng kasambahay. Tumango naman si William. Sige. Ako na lang ang bahala kay Star. Anito at umalis na para puntahan ang pamangkin sa silid nito. Alas 7 na ng gabi nang dumating ang mga magulang ni Star kasama ang lola nga nito na galing pa sa ibang bansa. Tuwang-tuwa ang bata nang muling makita ang mga ito kaya hindi rin mapigilan ni Georgina na mapangiti. Oh William, I miss you anak. Sabi nga ng isang matandang babae. Ngunit kahit na bakas na nga sa mukha nito ang edad, ay puno pa rin ito ng sigla. Lumapit ito kay William at agad na niyakap nga. I miss you too, ma'am. Sabi naman ni William na niyakap din pabalik ang ina. Next time dapat ikaw naman ang magbakasyon sa LA. Hindi pwede yung ako lagi ang umuwi dito para makita ka. Sabi pa nga ng ina nito. Tumango naman si William bago nito sinenyasan si Georgina na lumapit. Oh, sino naman tong magandang dilag? William, hindi mo sinabi sa akin na may ipakikilala ka pala. Matamis ang ngiti na sabi nga ng ginang. Anong pangalan mo, iha? Nahihiya naman ang umiti ang kasambahay. Georgina po, sagot niya. Georgina, what a nice name. Bagay na bagay sa ganda mo. Papuri nga nasabi pa nga nito. Ikaw na ba ang magiging daughter-in-law ko? Biro pa nga niya sa dalaga. Mom, stop it.
Dito lang siya nagtatrabaho. Kasambahay siya dito. At siya rin ang sinasabi ko na yaya ni Star. Kwento naman ni William. Napalis ang ngiti sa mga labi ng ina ni William. Maya-maya pa, muli itong nagsalita. E ano naman kung kasambahay siya? Hindi naman kita pinalaki na maging mata pobre William. Kahit na ano pang trabaho niya basta marangal, walang problema sa akin. Basta mabuting tao. Kung mahal mo, mahalin mo hindi lang dahil sa trabaho. Sermon nga nito sa anak. Ha? Anong mahal pinagsasasabi mo ma? Nakakahiya naman kay Georgia oh. Namumulang sabi ni William. Baka isipin niya mamaya na may gusto ko sa kanya. Dagdag pa nga nito. Wala ba? Sambit naman ang ina nito. Georgina, bakit hindi ka sumama sa amin kumain? Nakangiti nga nitong sabi sa dalaga. Sabay hawak nga sa braso nito. Eh ma'am, nakakahiya naman pong sumabay. Hindi pa natapos ni Georgina ang sasabihin nang pigilan nga siya ng ina ni William. Okay lang. Bakit ka naman mahihiya? Ako na mismo ang nag-iimbita sa'yo. Kaya pagbigyan mo na ako, ha? Malimbing nga na saad nito bago tuluyang hilain ang dalaga papunta sa kusina kung saan naghihintay ang pagkain. Wala na rin nagawa pa si Georgina kundi ang pagbigyan ng ina ng amo. Nagugutom na rin kasi siya dahil sa dami ng ginawa niya, maghapon kaya umupo na nga siya sa tabi ng amo kagaya nga ng gusto ng ina nito. Naku, bagay naman pala kayo. Ikaw William, sigurado ka ba na walang namamagitan sa inyo ni Georgina? Pangungulit nga ng ina nito. Ma'am, wala nga po. Bakit ko naman siya magugustuhan? Pagsusungit pa nga ni William. At bakit hindi? Maganda siya William. Base rin sa mga sinabi ni Star, mabait din siya sa mga bata. Wife material! Sabi naman ang ate ng pinata. At masarap pang magluto ha? Dagdag pa nga nito matapos niyang tikman ang mga pagkain sa mesa. Napayuko na nga lamang sa hiya si Georgina. Salamat po at nagustuhan niyo. Ani pa niya. Sabi sa'yo mami eh, masarap po talaga luto ni ate Georgina. Nakangiting sabi pa nga ni Star. Oo nga eh, tsaka kumakain na rin ang baby ko ng gulay. Ang very good naman. Masayang kumain ang buong pamilya kasama si Georgia. Hindi rin nagpaawat ang inaning binata sa panunukso sa anak nito. Pilit nitong pinapaamin si William kung may gusto ba ito sa dalaga. Patapos na nga silang kumain nang hindi na napigilan pa ni William ang madulas ang dila niya. Fine. Oo na. May gusto ako sa kanya. Sabi nga niya na siyang ikinatahimik ng lahat. Nabulunan naman si Georgia sa narinig. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng amo niya, lalo pa sa harap ng pamilya nito. At dahil sa gulat, na-stock ang nginunguyang karne ng dalaga sa lalamunan niya. Excuse me po, ani nga ni Georgia. At nagmamadaling pumunta sa lababo para ilabas ang nakastock na pagkain. Hirap na nga siyang huminga nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Alam kong nabigla ka sa sinabi ko kanina, pero gusto kong malaman mo na totoo lahat yun. Sabi ni William na hindi maintindihan ng sarili. Maski siya, nagulat sa mga lumalabas sa bibig niya at pati na nga rin sa katawan niya na kusang gumalaw para yakapin ang kasambahay niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero nung nalaman ko na may ibang nagkakagusto sa'yo, nainis ako ng sobra. Kaya Georgia, Georgina pala, pwede ba na akin ka na lang? Masuyong saad nga sa wakas ni William. Gustuhin man ni Georgina na sumagot, hindi nga niya magawa dahil sa kanyang kondisyon. Gusto rin sana na lumayo sa amo pero sobrang higpit ng yakap nito sa kanya at bago pa man malagutan ang hininga, buong lakas na itinulak na nga ng dalaga ang amo para harapin ito. Nagtataka naman na tumingin sa kanya si William. Anong meron sa leeg mo? Sumenyas pa nga si Georgina na hindi nga siya makahinga
at ayaw maalis ng karne na nakastock sa lalamunan niya. Ha? May kinakain ka pala? Bakit hindi mo agad sinabi? Nagpapanik na sigaw ni William bago niya patalikurin sa kanya si Georgina at hampasin ng batok dito. Agad naman na lumabas ang nakastock na karne sa lalamunan ng dalaga kaya napahinga siya nang malalim. Sabay sabi ng, "Hay, sa wakas." Sa pag-aakala na sinagot na nga ni Georgina si William, hinila ni William ang dalaga at hinalikan nito sa labi. Ngiti-ngiti ito nang magkahiwalay ang mga labi nila habang si Georgina naman nanlalaki ang mga mata. "Ahem, mukhang may malapit nang ikasala," komento ng ina ni William na labis na natutuwa sa mga kaganapan. "Mahal, hindi ka ba uuwi dito?" tanong ni William sa asawa. Magtatatlong buwan na rin silang kasal at ayon sa kanya, masaya naman daw ang buhay mag-asawa. "Bakit mo naman natanong?" Kunot noon na saad nga ni Georgina. Nag-aayos kasi siya ng mga gamit at kung ano-ano pa na pwedeng dalhin sa probinsya. "May problema ba?" tanong niya sa asawa nang mapansin na tumigil na nga ito sa kakatupi ng mga damit. "Eh parang maglalayas ka na sa dami ng mga gamit na dadalhin mo eh," sagot nga ni William na hindi mapigilang sumimangot. Akala niya makukyutan sa kanya ang asawa pero tinawanan lamang niya ito. "Ano bang pinagsasasabi mo? Eh diba, sabay naman tayo aalis. Bakit ayaw mo bang pumunta sa probinsya?" tanong nga ni Georgina. Napatigil siya sa ginagawa ng maalalang hindi mahilig lumabas ng bahay ang asawa. Kaya nga mas pinili nito na mag-work from home dati. Noong amo pa nga nito. At kahit ngayon, nakasal na nga sila. "Mahal, hindi ka naman aanuhin ng mga tao dun sa amin. Hindi kami nangangagat at mas lalong hindi kita pababayaan dun," sabi ni Georgina na hinawakan pa nga ang kamay ng asawa para kumbinsihin nito. "Diba nga napag-usapan na natin to? Sabi mo okay lang at gusto mo din malaman ang buhay namin sa probinsya. Sinasabi ko sa'yo, simple man ang buhay namin doon, pero masaya. Sariwa ang hangin, wala masyadong tao. Paglabas mo sa bahay, may ilog, may batis, may talon, may bukid, may bundok, di ba? Nature lover ka?" Napakamot nga ng ulo si William. "Nature lover nga ako pero mas gusto ko yung sa picture lang," katwira niya. "Pero dahil gusto mo, sige alis na tayo. Sasama ako sa'yo. Alam ko naman kung gaano mo kamis ang nanay mo. At dahil mahal na mahal kita, pagbibigyan kita sa gusto mo," sabi nga ni William. "Asus, kahit na ayaw mo, sasama ka ba rin sa akin? Gusto ka din makilala ng mga pinsan at tiyahin ko. Alam mo na, hindi sila nakadalo sa kasal natin dahil parang madalian lang yon at exclusive lang sa mga malalapit sa pamilya. Kaya nga gusto ka nilang makalali." Tumango na nga lamang si William dito. "Oo na, eto na, tutulong na ako sa pag-aayos," sabi niya at muling nagtupi ng mga damit para ilagay sa maleta. Kinabukasan maaga pa nga ang flight ng mag-asawang Georgina at William. Mahigit isang oras lang din ang biyahe papunta sa probinsya nila Georgina, kaya maaga din silang nakarating. "Oh, ayan na sila Gina! O yan, dito kami!" sabi ng isang babae na may hawak na tarpaulin na may nakalagay nga na "Welcome back, Georgina," at ang asawa niya. Napalingon naman si Georgina sa pinanggagalingan ng boses at napangiti nang makita ang ate niya. "Mahal, yun sila o," bulong nga niya sa asawa. "Ate, salamat naman at nasundo niyo kami. Kamusta naman si nanay?" tanong nga ni Georgina. "Nasa bahay. Excited na nga yun sa pagdating niyo eh. Kaya tara, andun yung jeep na hiniram namin kay Tata Betong. Kasama din namin siya na sumundo sa'yo," sabi naman ng ate niya. "Oy William, bakit parang namumutla ka? May nakain ka ba na panis?" tanong naman ito sa asawa ng kapatid.
Umiling naman si William. Bilang sagot, nang bigla siyang napahawak sa bibig. Nanlaki ang mga mata niya. Nang maramdaman, na para siyang masusuka. Mahal, okay ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalala ang tanong ni Georgina. Umiling naman si William at naluluhang nakatingin sa asawa habang tinatakpan pa rin ang bibig nito. Hey Gina, ano pang hinihintay mo? Isakay mo na yung asawa mo dito at nang madala natin sa ospital, baka ano pang mangyari dyan eh, sabi naman ni Ate Georgina. Agad nilang dinala sa pinakamalapit na ospital si William. Ngunit pagdating doon ay wala namang sintomas ng kahit na ano na nakita ang doktor. Dok, sigurado po ba kayo na walang sakit ang asawa ko? Nag-aalalang tanong nga ni Georgina. Mrs., wala po talagang sakit ang asawa niyo. Sa katunayan nga ay healthy niya. Kaya nga dok eh, hindi naman siya sakitin kaya nakakagulat na bigla na lamang siyang nadawal kanina. Para po siyang buntis na naglilihi. Biglang napatigil si Georgina sa sinasabi. Dok, posible ba na naglilihi ang asawa ko? Tanong nga niya sa doktor na ikinagulat naman ito. Paano naman mangyayari yun? Napangiti na lamang ang doktor na may maalala. Bakit hindi ka mag-pregnancy test para malaman natin kung buntis ka ba, misis? Tumango naman si Georgina. Muntik na nga niyang makalimutan pero hindi pa pala siya nadatna ng regla. Kaya naisip niya na baka buntis nga siya. Congratulations, misis! Pregnant ka nga, sabi ng doktor na masaya matapos nito makita ang resulta ng PT ni Georgina. Nabaling naman ang tingin nito kay William na mukhang hindi makapaniwala sa narinig. Congratulations din sa'yo, magiging tatay ka na, sabi naman ng doktor sa kanya. Hindi man maipaliwanag ng siyensya kung bakit may ibang pagkakataon kung saan ang lalaking nagkakaroon ng sintomas ng pagbubuntis, ay tinanggap na lamang ni William na sa loob ng halos 3 buwan ay siya ang magigising tuwing umaga para magsuka kahit na ang asawa naman o ang may bahay naman niya talaga ang nagdadalang tao. Mahal na mahal kita, bulong nga ni Georgina habang marahan na hinahagod ang likod ng asawa na kasalukuyang nakayakap sa inidoro. Emosyonal na humarap naman si William na agad ding niyakap ang asawa nito. Mahal na mahal din kita, pero bakit ako naglilihi? Naiiyak na tanong nga nito. Wala namang masabi si Georgina, kaya natawa na nga lamang ito. Okay lang yan, mahal naman natin ang isa't isa eh. Aniya, bago halikan ang asawa. Sali naman po ako dyan! Nagulat na nga lamang sila nang biglang ang dumating ang pamangkin nga ni William na isa sa mga naging dahilan kung bakit mas nagkalapit nga ang dalawa at kung bakit mas napanatag ang loob nila sa isa't isa na ngayon ay mag-asawa na nga at wagas nang nagmamahalan.